Good day mga bro, nandito na naman tayo para mag-share ng panibagong tutorial para sa inyong mga motor. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-hit yung subscribe button pati yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Ang tutorial natin ngayon ay kung paano mag-install ng anti-theft remote kill switch sa ating mga motor. Ituturo ko sa inyo to step by step. Alright, simulan na natin mga bro. Ito na yung remote kill switch na ikakabit natin mga bro. At ito yung nasa loob niya. At yung relay, nasa 10 ampere siya. Sa mismong module niya, meron kayong makikita ang NC, which is normally close. At ito naman yung common. NO, normally open. Positive volt and negative volt. Ito yung sinusupplyan ng positive volt. At ito naman yung sinusupplyan ng body ground o kaya negative ng battery. Ito naman yung common na merong contact sa normally open pag activated yung module natin. Ito yung dalawang nagko-connect pag nag-switch on kayo sa remote. At itong NC naman, hindi na natin gagamitin to. Ito yung connected sa common pag deactivated yung module natin. Ngayon, lalagyan natin ng wires yung positive at saka negative supply ng module natin. Alright, nalagyan na natin yung positive at saka negative supply ng module natin at ilagay natin to sa battery. Kung na-notice nyo, hindi ko pa nilagyan yung normally open at saka common kasi nga ipoprogram pa natin yung remote niya, which is yung transmitter. Okay, naikabit na natin to sa battery mga bro. Sa pagpo-program nitong module o tinatawag na receiver, hanapin nyo lang yung button o kaya pindutan. Tapos, ilong press nyo hanggang sa mag-blink ng ilang beses. Okay, nag-blink na ng ilang beses. Ibig sabihin, waiting na siya kung ano ba yung code or command na ipoprogram nyo sa kanya gamit yung remote control o transmitter. Ito yung code number 1. Pindutin ng isang beses at hintayin na umilaw yung indicator light. Tapos pipili kayo kung saan nyo i-assign yung code number 1. Pwedeng sa letter A or letter B. At pagkatapos nyo mapindot yung gusto nyo, magbiblink siya ng dalawang beses. Ibig sabihin, successfully saved na yung code or command. Ito na yung code number 1 kung paano siya nag-work. Depende na sa inyo kung saan nyo gagamitin yung code na to. Pwede nyo itong gamitin pang start ng motor. Kung pipindutin nyo yung letrang B, disabled siya, walang naka-assign. Ngayon, ilagay naman natin yung code sa letter B. At the same lang yung process mga bro. Nag-blink ng ilang beses, pindot isa, iilaw, pindot sa letrang B. Naka-assign na. Yung letrang A naman yung na-disabled mga bro. Pwede nyo rin lagyan yung letrang A ng code number 1. Ngayon, assign na natin yung letrang A ng code number 2. Ganito naman nag-work yung code number 2 mga bro. So, ito na yung pang-kill switch ng motor. Kaso, isang letra lang yung on at saka off niya. Ang gagawin natin, gawin nating pang-on yung letter A at pang-off yung letter B. So, i-reset natin ulit yung module. Okay, nag-blink na siya ng ilang beses, waiting for code. Pindutin ng tatlong beses, yan yung code number 3. Umilaw, pindutin yung letter A, pindutin yung letter B.
Ngayon, itry natin kung nag-on sa letter A at nag-off sa letter B. Yun. Okay, gumagana ng maayos mga bro. Pwedeng vice versa mga bro. Pwedeng letter B yung on at A yung off. The same drill lang mga bro. Reset. Wait mag-blink. Yun. Press ng tatlong beses. Tapos, B naman yung unahin nyo at saka A. So, B na yung on at saka A na yung off natin. Ganito lang yung pag-a-assign ng codes mga bro. Ang dali, di ba? Okay, ibabalik ko na siya sa setup ko na A yung on at saka B yung off. Okay, kukunin na natin to sa battery mga bro. At ilagay natin to sa sidlan niya. Ito na yung kasamang sidlan niya mga bro. Medyo maliliit yung butas niya. Try natin. Okay, kailangan natin tabasin to mga bro para magkasya yung mga wires niya. Alright. Before natin isilid to sa sidlan niya mga bro, huwag natin kalimutang lagyan ng wires yung common at saka normally open. Okay, nalagyan ko na ng mga wires at naisilid ko na rin siya. Ngayon, ikakabit na natin to sa motor. Kapit na natin to mga bro. Ngayon, sa paghahanap ng pataya ng motor mga bro, dito ako kumukuha sa CDI niya. Nahanap ko yung ACC wire at dyan ako magka-cut. Ito yung konsepto ng Kawasaki Fury na kinakat niya yung ACC wire ng starter relay at saka ACC wire ng CDI. Pero sa case natin ngayon, yung CDI lang yung ikakat natin dito. Pwede rin naman kayong maglagay ng kill switch sa pulser ng motor o kaya naman sa supply ng ignition coil. Yung reason na bakit sa supply ng CDI ko siya inilagay, kasi kung nakikita niyo mga bro, masyadong exposed or accessible yung kanyang ignition coil. Kaya mas mainam na dun kayo sa hindi accessible at saka hindi madaling makita. Take note mga bro, recommended ko lang to sa mga naka-carb type na motor. Pero sa mga naka-ECU, hindi ko to inire-recommend. Kung naka-ECU yung motor mo, mas recommended ko na maglagay kayo ng kill switch dun sa kill switch mismo ng motor. Katulad ng side stand. Kung meron kill switch na button sa right switch, pwede rin yon. Ito na pala yung pinagputulan natin na ACC wire, supply ng CDI. Yung common na wire, doon nyo ikabit sa pinagputulang ACC wire papuntang socket. At dito naman natin ikabit yung normally open na may kasamang positive volts ng module dito sa ACC wire na papuntang harness. Since malapit lang naman yung kill switch sa battery ng motor, dito ko na lang siya ikakabit. Nakalimutan ko pala itong isama yung positive volt ng kill switch sa normally open at ACC wire ng CDI mga bro. Ibalik na muna natin itong socket sa CDI niya mga bro since yung positive supply lang naman yung natirang wire. Ang gagawin natin, dito natin ikabit yun sa positive supply o ACC wire ng flasher relay.
Ito pala yung diagram na ginagamit ko, mga bro. At ito naman yung para sa mga naka-ECU. Bakit sa accessories wire yung supply, hindi direkta sa battery? Ganito kasi yan, mga bro. Pag itong kill switch direktang naka-connect sa battery, mayroon siyang tinatawag na standby current. Nang ibig sabihin, nagkukonsumo to ng baterya kahit naka-off yung susian at yung remote control. Ngayon, gagamit tayo ng tester para maipakita ko sa inyo na kumakain talaga siya ng baterya. So, ilagay natin yung prong niya, yung red prong sa 10 amperes at ilagay sa ampere symbol. Yan, naset ko na. Ngayon, kunin natin tong negative supply ng kill switch, mga bro. At ilagay natin tong red prong sa negative supply ng kill switch. At yung itim na prong naman, doon natin ilagay sa negative supply ng baterya. Okay, so kita nyo naman, mga bro, meron siyang standby na 5 milliamperes kahit naka-off yung kill switch natin. Try natin i-on. So pag naka-on, meron siyang 37 milliamperes na konsumo ng baterya. Ngayon, i-off naman natin. Yang 5 milliamperes, mga bro, yan yung konsumo ng IC ng receiver. Na ang ibig sabihin, active siya all the time. Pwede mo siyang i-on, pwede mo siyang i-off gamit yung remote control mo kahit naka-off na yung susian. Ang ibig sabihin, hindi siya recommended na i-direkta sa battery kung sa kill switch mo gagamitin. Yung isang disadvantage niya, maliban sa meron siyang standby current, ay yung baka malimutan mo na i-turn off yung kill switch while naka-park. Sa madaling salita, hindi lang yung standby current yung nagdi-drain sa battery mo. Ngayon, naikabit na natin lahat. Ipapakita ako sa inyo kung paano siya nag-work in actual. Okay, naka-off yung susian, mga bro. I-turn on natin. Hindi yan gagana, mga bro, kasi hindi pa natin na-turn on dito. Turn on natin at i-try. I-turn off natin at saka i-turn on natin ulit. Kitang-kita nyo naman, mga bro, na hindi natin na-turn off sa remote control. Sa susian lang, mga bro. I-on natin sa remote. Ngayon, wag natin i-turn on sa remote control. Ito yung ibig kong sabihin na every time natin na i-turn off yung susian, automatic na nag-shutdown o deactivated yung kill switch natin. At hindi mo na kailangan i-turn off sa remote control pag naka-off na yung susian. At pag naagawan ka ng motor, pwede mo siyang i-off sa remote control kasi meron siyang supply galing sa ACC wire. Ngayon, ibalik na natin yung mga dapat ibalik. Okay, naibalik na natin yung mga dapat ibalik. Tatalakayin naman natin kung paano magdagdag o mag-add ng multiple remote sa inyong kill switch kung sakaling mawala nyo yung remote control. Okay, gumawa ako ng separadong video, mga bro, para ituro sa inyo kung paano magdagdag ng remote control kung sakaling mawala man yung ginagamit nyo. Alright, sa ngayon, meron akong setup dito, isang module ng kill switch at tatlong remote control. Papakita ko sa inyo na itong tatlong remote control na to ay gumagana sa isang kill switch.
Okay, so kitang-kita nyo naman na gumagana lahat ng tatlong remote na to sa isang kill switch. So ang gagawin natin, i-reset natin tong module ng kill switch. At pagkatapos, i-program natin yung code number 3. Okay, so na-assign na natin yung isang remote at gumagana na yung latching natin, which is the code number 3. So hindi gagana yung pangalawa at tatlong remote kasi na-reset natin yung module ng kill switch. Kung nakikita nyo, hindi siya umiilaw. So ang gagawin natin sa pag-add ng remote control, hindi na natin to kailangan na-reset. Just add the code number 3. Press ng tatlong beses, kunin nyo yung pangalawang remote at i-assign sa letter A at letter B yung on at saka off. Ganon din sa pangatlong remote control, mga bro. Kung nag-on kayo sa remote control 1, pwede nyong i-off sa remote control 2. Pwedeng vice versa. Ganon din sa remote control number 3. So ito hindi pa naka-assign, mga bro. So i-assign natin to. Okay, naka-assign na yung remote number 3. Try natin lahat ng remote kung gumagana ba ng maayos. Pwede nyo ring palitan yung remote control nyo, mga bro, tulad nito. Mamili lang kayo sa mga online shop, mga bro. Okay, gumagana naman lahat, mga bro. So, hindi lang ako sure kung pwede 4, 5, 6 na remote kasi 3 lang yung available ko ngayon. So far okay naman at ayos, mga bro. Salamat sa panonood, mga bro, kung natapos niyo yung buong video. So, kung nagustuhan niyo yung tutorial ko, please hit like, subscribe, at paki-set ng notification bell to all. At kung gusto mong i-share, i-share mo na din. At dito na yung nagtatapos yung tutorial ko. Salamat, mga bro, sa suporta at sa pagtangkilik ng channel natin.